Ayan, narinig ninyo, napakalakas ng ulan. Super. And you know, rain is a blessing. Yan o, maglulutuin ko na yung pangkong. At the same time, meron pa kaming ulam dito na paksiw na tamban. Paksiw na tamban. So guys, hello mga bayet. Lulutuin ko na ang aking kangkong sa kabila ng malakas na ulan. Ay, hindi sa kabila. In the middle of the heavy rain, gently falls. Ang ginagamit kong oil is Golden Fiesta. Kunti lang. Maggagawa pa ako ng coconut oil. Kasi ang coconut oil is very healthy as well. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ganun talaga, no? Siyempre, ang mga spices. Uunahin natin ang bawang. Gutom na ako. Kasi galing kaming nag Kalsada Oke Challenge. Yung Kalsada Oke Challenge namin, meron pang part 2. Sa bukid naman. Kasi meron kaming baffles. Bumili ako ng... Ay, si Maitimang pala ang bumili ng microphone. Ilagay na natin ang ating Ricados na fish. This fish is very fresh. Ayan, kumulog na, kumidlat. Kaya pala meron ako nakikitang parang flashlight. Kidlat pala yun. Lakas ng ulan. Yes! Next! Ang susunod kong ilagay ay ang kamatis. Ayan, ang daming kamatis. Siguro mga 10 kamatis. At ang kamatis kasi may water. So ang water ng kamatis ang nagsilbing sauce. So yan ang lakas ng ulan. Hindi na mapipigilan ang pagbagsak ng malakas na ulan habang ako ay nagluloto ang aning ola. Meron pa palang tinik. Kailangan kunin natin yung tinik. I guess
dinig ang inyong dalawang tenga, ang bagsak, ang lakas ng bagsak ng ulan. Habang nagluluto ako, ah. Okay? Ang next natin ilagay ay ang stock. Kunti lang yung stock na sinama ko. Kasi marami ng leaves. The leaves is very many. Kiblat. Ang kasunod niyan ay slim kulong. So kaninang umaga ay lumindol. Kaninang umaga ang lakap. So lagyan natin ng konting fish sauce. Kunti lang. Pisto. Kahit ganito lang kahit wala nang wala nang dako ng kangkong. Ulam na. Yan oh. Ulam na. Ang bango. I-settle muna natin for about siguro mga 5 minutes. Baka mag-brown out na naman ito. At kawawa naman ang aking sister-in-law. Kasi nga, di ba? Pag usually kasi sa amin, pag malakas yung ulan, brown out. Ang kasunod niyan, brown out. Tapos, mawawala ng, syempre, pag nag-brown out, mawawala ng signal ng wifi. Hindi na siya makapagtrabaho. Ilagay na natin ang leaves of the onion. Tapos, medyo luto na yung kamatis at nag-i-extract na ng juice. Ilalagay na natin panghuli ang ating kangkong. So, hindi na natin lagyan ng asin kasi naglagay na ako ng fresh salt. Lagyan na natin ang kangkong na binabad ko ito sa suka. Oo. Para mawala yung mga insects. Kasi hindi natin alam may mga insects. At saka ang suka ay talagang pampalinis. Yan. Ang lakas ng lindol. Lakas ng kulog. Ayan po. Palagi lang tayong magdadasal. Kasi ayan! Ang lakas ng kiblat.
kung talaga. Yung mga angels ko, medyo matagal-tagal na sila, i-challenge ko sila to cook their own food. At, ako yung husga if yung niluluto nila pumasaba sa panlasa ko. Aabangan nyo yan. Sa ngayon, medyo hayaan ko muna sila, no, na mag-grow in their own craft. Pero, pag nag-grow na sila, i-challenge ko sila na magluluto kung ano yung gusto nilang lutuin. Aabangan nyo yan. Babay na. Kasi ang lakas ng kidlat. Maluluto na to at kakain na kami.